So guys, muna nabisa yung lahat and ako po Maran. So topic natin ngayon is about sa aking air gun, stainless hammer type. Meron ako dito ang measuring tape para malaman natin yung haba ng individual. Alright, so from back. Okay, magsimula tayo. Ito ay kay Mrs. Pinangalan niya ito kasi yung first name is Mary. Parang Mary, parang may hinan ako, but nagyan niya ng Bloody Mary. Kasi pag nasali sa competition, parang ito yung magiging ibangan namin. Ayun. Bloody Mary yung pangalan ng ating air rifle. Ano yung pangalan ng ano nyo, ng air rifle ninyo? Please say yung brand ng air rifle sa baba at ano yung palayaw ng air rifle, air gun ninyo. Sa akin is Bloody Mary. Ito yung sa white. Kanyang scope is center point. So, itong scope niya is hindi ko makita, you know, pero ito ay wala kasi ako kasama, wala si Ted dito na sa taas naglalaro ng computer. Is 40 by 16 by 40. Ayan. So, hindi mo na ako bibili ng scope. Alam nyo na yun. And, ayan. Tapos, yung hammer type na stainless steel. May laman siyang hangin, guys. Pura siya naman bala. Alam nyo lang. Ganun nyo. Tapos, ibalik nyo lang for safe. Pati ng measuring tape. Ang hirap pag walang kasama. So, yung ating receiver, makita yung receiver natin, isa sa 4 inches siya. From here, okay, 4 inches siya. Kaya, nagustuhan ko to kasi stainless steel. Tapos, meron siyang aluminum to, T6, ato din aluminum. Alright? Tapos, yung haba ng ating tank ay nasa 1 feet siya. Ayan, 1 feet. Andito yung lagayan ng hangin. Okay, 1 feet siya. Ganun. Tapos yung haba naman ng ating barrel yun sa okay 20 inches. Ayan. Kasi po, dito banda, dito, hanggang dito yung barrel. Dito lang banda. So, kung dito siya banda, ayan, more or less, nasa 20 inches yung barrel natin. Okay? 20 inches yung barrel natin. Right. Tapos, baba, dito nakalagay yung kanyang gauge. No? Malaman yung pressure. Yung pressure ng hangin na sa loob. Hanggang 3,000 pesa yung kaya nitong i-load. Okay? Wala akong problema kasi naka-stainless steel siya, receiver. Naganda ako dito kasi swabe lang yung dating. Naka-shroud siya. Okay, pwedeng kunin to. Nakaraan, meron siyang real 3. Ginawa ko kasi mas gusto ko yung makina. Hindi naman siya for hunting, it's for competition. Ito yung sasabak din isa sa competition this coming year. Yung wood niya, hindi ko nagkakamali, is kamagong wood. Napakaganda ng has. Maganda sa kamay. Ito ay parang airsoft, no? May wobble siya pero okay lang. Adjustable siya. Okay. Hanggang dito siya kasi ito yung mas relax sa mata ko. Okay. Saan? Tapos ano pa? This is para siyang tactical type ng air gun. Okay. Napakaganda. Alright. So, wala na akong problemahin kasi ito yung made of aluminum. So, yung tawoy niya is hanggang part lang dito. Tapos dito sa banda. Alright. Yung scope niya is, sabi ko nga, center point. Hindi na ako bumili ng mas mahal pa for the reason na, ipon muna. Basta, alam niyo na yun. Hindi siya ganun kadikit. Kung makita niyo, hindi siya ganun kadikit. Kung bababa to guys, magkakaroon ng dikit dito. Konting-konti na lang. 40 lang siya. Gusto ko sana yung
6x24x50. Pero next year na yan, no? Pero ito kay Mrs. Mabigat siya, no? Pero dahil sa bench press naman, yung bench rest naman yung lalagay natin. So ilalagay ko dito siya sa ano. Anyways, may gagawin ako. Kasi ngayon focus ako sa competition. Diba ako nakapag-practice, pero focus ako. Ito ay kailangan pa i-break in. At least makapaubos tayo ng 500 na bala or more or less para na maling natin yung tama niya. Ito siya. No? During competition, ito yung gagawin natin yung sandbag. Tapos ilalagay ko dito. Yung pump, next time ko na ipapakita yung mga accessories ng helga. So, dito siya. Nalagay dyan. Tapos dito si Mrs. Tapos silicon siya ganito. Masuli, ito siya. Yung ating airgun, pag tapat mo dito, saktong-sakto na yan sa, sa scope. Yun, so parang indication to na, yun, maganda, no? Hindi na siya fine yung, kasi melted siya, meron kasi mga scope na talagang fine, may mga wit na yung bibilog, no? Pwede kong tumama sa in-between doon. Ito ay meldat, pero sabi ko nga sa gamit and then sa Indian, ayaw mismo yung part. Ay gano'n maganda yung elga natin kung hindi natin pa-practice, right? Amazing. So, yung trigger mechanism niya is napaka-smooth and stainless steel. Alam nyo naman, pala ko sa stainless steel. Kung pwede lang, kahit yung offset dito, stainless steel. Yun ang gawin ko kahit dito sa dito niya. Mabigat, pero pang-uno siya, pang-bench press. Gagawin ako nito na para sa riser, bumaba at pataas. Yun. DIY ako nun. Pero papagawa ako kasi hindi naman ako tornero, guys. No? Pero in the future, pag-aralan ko yung paano gumawa ng ito. Yun, so para nito is Bloody Mary. Ilang shots ngayon kasi ano siya, unregulated din kasi wala siyang regulator dito. Nakapag-produce ako ng 25 shots from 3,000, bababa na siya ng 2,000. 2,000 or 1,800 PSI dito sa gauge niya. Sabi ng mga kilala ko din is malakas na ta. Malakas siya masyado. Ano pa yung nakalimutan nito? Ito, DIY ko lang. Ito nabibili naman to sa mga hardware store. Makita niyo yung band niya para na humigpit dito. Ito, nilagari ko lang yung tube. Pakita ko sa inyo. Gusto ko nang mas maintindihan natin. Okay. Lapit ko ng bilaw. Okay, yung tube, ito, yung band niya, pwedeng ibili ito sa mga hardware store. Ito ay extra kasi dito siya nalagay, right? Tapos yung ginawa ko, dalawa sila, nilagay ko kasi sobra. Tapos ito isa dito, pero wala siyang, so kaya nilagari ko lang at nilagay. Nilagay ko lang dito ng tape para hindi magasgasan. So ito, swabe naman yung center point. Tingnan natin yung accuracy niya. Pero, ayun. Pero kailangan ko pang bumili ng accessories pa 3,000. So, ito muna yung gagamitin ko habang wala pa yung project ko. Ito muna yung dadalhin ko dun sa competition. Meron akong rangefinder. Meron na akong pump. Okay? Yung bipod at yung adapter sa bipod para makadikit dito sa kakahoy natin, darating pa lang. Yun muna, hindi na ako gagastos pa ng yung project ko na lang na price, so yung gagawin ko para sa target shooting at the same time. Anyway, yun lang. It is the Bloody Mary na tawag sa airgun na to. Ay, yun pala. Alam ko habang nagsalita ako, sabi ko, sir, saan niyo binili yan? Maraming katanong. Contact niyo po si Jobert Junicio. Pinagulakan siya. Mabait kausap. Alam mo yun. Yung gawa niya, sabi niya pa sa akin, sir, next ko na gagawin sa'yo on the future. Mas pagagandahin ko pa. Ayun, punta tayo sa shoutout. Karanso. I want to shout out the first person is Domingo Liao.
now the inputs that you've given since you've been watching my channel is a big help to me. And also, thank you kay John Brent Perez Panizales for making that happen. Papadala niyo. This day, papadala niyo yung sidecar. Gagamitin natin most of the time kasi mag-review tayo ng airgun tapos kasama na yung target doon for 25 yards. So magandang makita ninyo din yung nakikita ko sa scope. Thank you for that. Magkaroon ako ng review pagdating ng airgun. John Brent Perez Panizales. Bro, thank you sa'yo. Mabuhay yung mga Ilonggo. So then, patuloy tayo. Si Nilia Bitana, hi, si Jesus Garcia ng Pangasinan, sa Gani Tadio. Nakikita mo naman ito sa taas yung pangalan ninyo. Jeremy Morales, Junjun Haniva, John Luigi, The Hunter Group na in-aid ni Sir Jeremy, Muhammad Jun, Riley Garcia, Richard Sumagaysay, ng Marikina. Yun, Richard, tumatawag ka rin sa akin kaso may naayos ako so hindi ko nasagot. Thank you sa iyo, no? Thank you sa information na binigay at kay Sir Recto yung kaibigan niya. Sir Recto and Sir Richard Sumagaysay, ano? Taga Marikina pa kayo. Ayun, Ilonggo. Pero alam mo na yun. Yung pinag-usapan natin. Justin Jake, si Gil, mga Hunters. Bro, thank you so much sa conversation natin. At kaibigan niya si Hard Recto, si Sir Recto na Marikina, fish hunter. Thank you so much. And si Gilead Khaled, Jewel Sancho, ng kasamahang at mga kasamahang security guard, sabi niya. Si Carl, Alexander De La Cruz. Thank you so much, sabi ni sa akin ni Richard Sumagaysay, yung suporta ng Marikina, Tiksay, even though na simula ako, honestly, nagsimula ako ng Tiksay, wala akong mentor, wala lahat. So sabi ko mag-stop muna ako, focus muna ako dito sa competition. Pero sabi ni Sir Richard, Dave, pag-uwi ko dyan. Sa mga kilala kay Sir Richard, kay Sir Recto, alam niyo sila. Mga legendary dyan sa Marikina. Please shout out and say your comment section below. At kilala niyo, sabi niyo sa akin, Dave, punta ko dyan. Yun, nagbabahagi na siya. No? Pero sabi niya, malilibang ka sa Tiksay. So, yun. Saan niyo po yun? Yung Tiksay Reloaded ng Irregularized Philippines. We are young. We have a lot ways. We have a lot for a long way to go. Yes. Alright guys, thank you so much for watching. And yung malapat ko, nagkaroon na kami ng trade-in. Yes, sir. Yun. Kami ng trade-in ni Sir Junjun yung back. Ang kanyang Binjan Malinwa. And Bentawa, Biljan Malemwa, na papi. Kahapon, thank you ma'am sa wife ni Sir Junjun. Nakita kami sa lugar namin. Yung lapat ko, gun bag, pinahiniram ko sa kanya kasi pinahiram niya ako ng cage. Tapos yung mga accessories ng Tiksay sa kanya. So thank you sir so much. And yung tank din, nandun din. Yun, yung aking crossman, hindi pa nabibili. May scope na yun, kompleto na. Just message me. Alright. Guys, thank you so much for watching and this day vlog is from Aircon Hobbies Philippines saying papasalamat and want to say sorry to those na na-offend ko and thank you to those na bumabati sa akin na nasuporta. Marikina Fish Hunting and the result, I think, Fish Hunters, thank you sa support ninyo and shout out to kayo lahat. Banding tayo sa sunod. Peace out.